Dahil daw sa kontrobersiya ng Dengvaxia, takot ang ilang vaccine manufacturer na magpadala ng bakuna sa Pilipinas. Yan ay hanggang walang katiyakang hindi sila hahabulin sakaling may makaranas ng matinding side effects. Giit naman ni vaccine czar Carlito Galvez Jr., maantala lang pero tuloy na tuloy pa rin ang pagdating ng mga bakuna mula Pfizer. Nakatutok si Joseph Morong. Takot daw ang mga vaccine manufacturer tulad ng Pfizer na magpadala ng kanilang bakuna hangga't walang indemnification law ang Pilipinas. Ayaw raw nila na magaya sa kumpanyang Sanofi Pasteur na kinasuhan sa kasagsagan ng kontrobersiya sa Dengvaxia vaccine. Sa hinahanap na indemnification law, nakasaad na hindi maaaring kasuhan ang mga vaccine manufacturers kung may magkaka-side effects sa bakuna nila. Nasa trial stage pa rin kasi ang mga bakuna at limitado lang dapat ang paggamit ito sa ilalim ng Emergency Use Authorization o EUA. Pfizer, they just want the assurance because of the reason na nalaman nila nga yung nakaroon ng hablahan dito sa Dengvaxia. Pero naipaliwanag naman na raw nila sa Pfizer at pumayag na ang gobyerno sa gusto nila. Ina-assure po namin sa kanila na talagang yung sitwasyon po ngayon ay iba. Dahil considering also na ngayon po ay may pandemic at saka may emergency situation po tayo at ang gobyerno po ay nagagaranti na tayo po ang magano po ng tatawag na responsibility just in case may meron tayong tatawag na severe adverse effect. Pero wala pang sagot ang Pfizer kaya wala pa rin maibigay na petsa ang gobyerno kung kailan ang talaga makakapag-deliver ang Pfizer. Sabi naman ni Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez Jr., hindi naman raw nanganganib ang ating kasunduan sa Pfizer at tuloy pa rin daw ito bagaman naantala na ito ng kaunti. Maybe there is a temporary delay, pero ang ano po natin ay talagang usap po natin. And we agree na talagang Pfizer naman po, yung commitment nila na magkaroon po ng bilateral ayusin na pa rin po namin. So sa nakikita ko yung Pfizer, most likely po matutuloy po yun. Sa ngayon din sabi ng gobyerno kakarguhin nila ang gastusin ng mga mababakunahang makakaranas ng adverse effect. Sa ilalim daw yan ng PhilHealth. Sa Senado tinatalakay na ang panukalang batas na magbibigay kasiguruhan sa mga vaccine manufacturers na hindi nila kasalanan ang magkaka-side effects. Pero sa panukalang batas si Senate President Tito Soto bibigyan kapangyarihan ang Pangulo na gobyerno na ang sasalo sa mga vaccine manufacturers maliban na lamang kung may quality defect ang bakuna. Ang hinihintay na lamang ng Senado ang sertifikasyon galing sa Pangulo na urgent o kailangan ng batas na ito para mapabilis ang pagtalakay nito. Kung meron yan ay kahit Lunes, may papasa na ito sa Kongreso. May lalagay din sa batas kung may papasa ito ang 500 million pesos na indemnification fund para sa mga taong magkaka-side effects sa bakuna. Ilalagay ang pondo sa PhilHealth at kung kukulangin pwedeng kumuha sa 13 billion pesos na contingency fund galing sa 2021 budget. May katulad na panukalang batas sa Kamara at tingin ni Representative Junicua, hindi na kailangan ng hiwalay na indemnity law kung maaari nang ilagay ang mga kailangang provision sa iisang batas. There is no need for a separate bill for it. It is just a matter of providing for maybe a separate section in the bill that is being crafted pertaining to procurement, administration, deployment of vaccines. So, pwede na siya doon para mas mabilis. Joseph Morong, Nakatutok 24 Oras.